May tao po ba? Meron! Oh my gosh! Ano? Ayoko tumingin. Tragic. Sa pagsap... Walang susunod sa akin, ha? Bakit hindi? Sa mga liblib na lugar na tila may nakatira na hindi makita ng ating mga mata ay matuturing na kababalaghan. Mga puno na siyang nagsisilbing silong sa atin ay bahay sa iba, engkanto kung tawagin o multo. Rest in peace na kadalasang binabanggit o nakikita sa mga lapida, pero paano kung hindi matahimik ang mga kaluluwang ligaw? Matapang ka bang kausapin ang mga ito? Pasok kami ha! Para hindi ka nagambalain o mananatiling sarado na lamang ang third eye. Ngunit may ilan sa atin ang may kakayahan na makipag-ugnayan sa mga espiritu. Ginhawa nga ba ito sa kanila o isang sumpa? Akala ko lahat tayo nakakita ng espiritu. Pero napagtanto ko nung 9 years old ako, hindi pala. Hindi pala ako normal. Sa probinsya ng Rizal ay naninirahan ang isang psychic at tarot reader na si Veronica, 26 na taong gulang. Ayon kay Veronica, ang kanyang natatanging abilidad ay nag-umpisa mula noong bata pa lamang siya. Anong bata po kasi ako, akala ko normal lang lahat. Akala ko lahat tayo nakakita ng espiritu. Pero napagtanto ko nung 9 years old ako, hindi pala. Hindi pala ako normal. Dati may nakikita ako na akala ko normal na tao lang, pero hindi pala kasi ako lang yung nakakita. Kakaiba sila. Iba yung itsura nila. Minsan nag-iiba yung anyo nila. Minsan nawawala sila bigla. Minsan nagiging smoke, energy. Basta hindi sila normal, nakagaya natin. Ayon sa datos ng World Health Organization o WHO, nasa mahigit 66,000 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 mula 3 ng Enero taong 2020 hanggang 18 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kung saan ipinaliwanag ni Veronica na mas malakas magparamdam ang mga espiritu tuwing Oktubre. Pag Oktubre kasi, numinipis ang veil, which is yung parang barrier na nagseseparate ng physical world and spiritual world. Kaya mas nararamdaman natin yung presensya ng mga spirits pag October. Titirik ako ng kandila para sa inyo. Ayaw nyo ba? Yes. Ba't mo naman nagawa yun? Pinakaayaw ko na place is hospital. Kasi doon, yung mga namamatay doon, doon sila nakukulong, yung iba. Kaya yung pain nila, yung kung paano sila namatay, ganon, is nararamdaman ko din. Kaya ayaw ko doon. Mararamdaman ko yung saksak nila. Kung saan sila sinaksak, kung binig yung pagbibigte, kahit anong karumaldumal na nangyari sa kanila, mararamdaman ko. Kasi paparamdam yun, lalo na pag sensitive ka, nararamdaman mo talaga sila. Sa una naming pinuntahan ay tila hindi nagustuhan ni Veronica ang enerhiya ng sementeryo roon
kaya't lumipat na lamang kami sa tapat na sementeryo nito. Kaya nang tanungin ko si Veronica kung mayroon ba siyang nakikitang kakaiba na hindi makita ng aming mga mata sa sementeryo. Sagot niya, "Oo, kahit ngayon dito meron. Nakatingin nga siya ngayon eh. Curious." Hindi lamang mga espiritu kundi pati na rin daw elemento na siyang nagbabantay ng mga puno. Kadalasan sa mga punong matatanda, malalaki, meron talagang mga nakabantay or nakatira dyan. Kaya't hindi ko na rin napigilang tanungin na kung may pagkakataon siyang ipasara ang kanyang third eye, ay pipiliin niya nga ba ito? No. Kasi nasanay na ako, and dito na siya nung bata ako. So ito na yung kinalakihan ko, dito na ako nasanay, naging comfortable. In-embrace ko na nga, so ba't ko pa ipapasara? Kahit na tila muntik niya na itong ikamatay, dahil may nakatapat siyang demonyo noong siya'y may kliyente, ay patuloy niya pa rin daw itong isasagawa para makatulong. Awa, naawa ako sa family niya, naawa ako dun sa kliyente ko kasi hinang-hinana. Gusto ko na lang siya pakawalan, patawirin. Tila buong tapang niya na nga itong tinanggap dahil paliwanag niya mas nakakatakot umano ang mga buhay na tao kaysa sa mga patay. Sa buhay, syempre. Kasi sila talaga yung mas nakaka-affect sa'yo sa physical world. Kaya kanilang patayin. Ang mga patay kasi is more spiritual sila. So, bago pa mag-manifest sila is matagal or malalabanan mo pa or ma-prevent, yes. Unlike pag tao, pag gusto kang patayin, papatayin ka talaga. Depende na lang kung mas malakas ka sa kanila. Pinakilala naman ni Veronica ang kanyang dalang manika na si Lily. Sa tatlong manika na mayroon si Veronica, si Lily ay isang regalo kung saan nakaramdam siya agad ng kakaiba mula sa manikang ito at napamahal. Ito si Lily. Siya yung doll ko na nag-guide sa akin. May in-imbue kasi ako na spirit sa kanya. From... pwede ko pa sabihin yan? From underworld. 102 years old na siya. Kaya marami na din siyang experience. Kalaunan ay tumungo ang aming grupo sa bahay ng kanyang tita dahil magpapahula raw ito kaya't nasaksihan namin ang pagsasagawa ni Veronica ng panghuhula. Minabuti ko na rin tanungin ang kanyang tita na nagpahula kung nagkakatotoo nga ba ang mga panghuhula nito sa kanya. Bata pa talaga yan. Lahat naman kami, parang alam mo yung lahat na sinasabi niya ay parang nakakaloko. Pero in fairness sa amin, sa sarili namin, lahat ng sinabi niya, totoo. Kaya sa mga gustong magpahula sa kanya, kung walang takot na malaman ang totoo, na kayo eh magpapahula na kayo sa kanya. Dahil yun talagang lahat na bibigkasin niya ay totoo. Ibinahagi rin ng tita niya na mayroong pangyayari kung saan nahulaan ni Veronica na mayroong mamamatay na kapitbahay na siyang nagkatotoo. Kaya't hindi rin nagpahuli ang aming grupo at sinubukan ito kahit na nakakakaba. Hindi ko lang ma-sure kung bakit ka mag-a-abroad, kung para saan. Mm-hmm. So, pero nakita ko parang may offer na darating sa'yo pa-abroad. Base sa aming cameraman, nakaramdam daw siya na parang may tumusok papaloob sa kanyang palad nang hawakan nito ni Veronica para hulaan. Sa pagtatanong ng aking kapalaran, ay suntok sa buwan kong hiniling na sana magandang balita ang hatid nito. Pero... nakita ko para siyang nasa sasakyan ka, marami kayo, may mga turista o ibang tao na ibang bansa. Tapos may nangyari, feeling ko ibang bansa. Kasi hindi familiar yung mukha nila, pa hindi sila mukhang Pinoy. Sa kabila ng hindi ko inaasahang trahedya na nakita ni Veronica, ay hindi ko na lamang ito inisip at ipinagpasa Diyos ko na lamang at ipinagpatuloy ang pagdiskubre sa mga kababalaghan. Sa abandonadong bahay na tinuro ng mga residente sa lugar, ay pinuntahan ito ng aming grupo para suriin kung mayroon nga bang nakatira
na hindi karaniwan sa mundo na ating kinatatayuan. Base sa mga residente, mayroon daw pinatay at binigti sa bahay na iyon, kaya't ganoon na lamang daw kabigat ang pakiramdam sa tuwing nadadaanan ang bahay. Oo, parang yung ulo mo namaman, parang malaki. Tumasakit na hindi mo maintindihan. Pero alam namin meron. Pinababayaan lang namin na ano. Kumbaga, ano lang, yung... ano lang, baliwala. Pero alam namin, parang nasa kabilang namin. Nakasunod. Doon sa kabilang kwarto, meron. Ano pong nangyari? Parang yung nagagalit siya na ano, yung parang binubulabog sila. Ganun. May mga footsteps po. Misan. Misan, alam mo, may bumabalabang. Pasok kami. Pwede kami pumarso? Hindi daw, my God. Hindi daw, pwede. Bakit hindi? Tulungan nga kita eh, ba't ayaw mo? Parang may tao dito, feeling ko. Parang may tao. May tao po ba? Meron! Oh my gosh! Narinig mo yun, kuya? Sabi dito, meron. Ang lakas. At tuluyan na ngang pinasok ng aming grupo ang bahay kung saan magtitirik ng kandila si Veronica para patawirin ang mga kaluluwang ligaw. Yung mga gusto tumawid, pumunta dito. Hello. Dito kaya sa CR. Andito ka ba? Dito ka? Wala. Ang aggressive. Alis na kami. Sa paglabas namin ay iniwan ni Veronica ang mga tirik na kandila kami na siyang magsisilbing liwanag sa mga ligaw ng kaluluwa. Kung makikita nyo, meron tayong dong iniwang kandilang nakabukas. Ito to para sa mga espiritu na gustong tumawid. Kapag namatay na yung kandila, ang mangyayari, yun na yung tulong ni Miss Veronica sa kanila na makatawid, maging malaya sila. Sa aking pagwawakas sana para sa dokumentaryo, tila hindi ko naigalaw ang aking kaliwang paa na parabang nakadikit ito sa lupa. Sa pagsap... Hindi ko makumpirma kung nagambala nga ba namin ang mga naninirahan sa loob at ayaw ako nitong palabasin o dala lamang ng aking tensyon at kaba sa mabigat na pakiramdam pag nasa loob ng abandonadong bahay. Totoo man o hindi ay respetuhin natin ang paniniwala ng iba. Ang isip ay siyang makapangyarihan
at tanging dasal na lamang ang ating maitutulong sa mga kaluluwang ligaw na hindi naging matagumpay sa kanilang pinaroroonan. Sa pagsapit ng gabi, pakinggan ang ingay ng mga hindi matahimik, maging mapanuri, dahil ang dilim ay nababalot ng kababalaghan.